Hello, hello mga kumare! Welcome sa ating panibagong kabusugan na pwede mong pagkakitaan. Today ay gagawa tayo ng banana oat smoothie at kung interesado ka, just keep on watching. Gagamit tayo ng blender para magawa yung ating smoothie at ang gagamitin ko na brand ay ang Oster or yung kanilang Osterizer na blender na merong 10 speeds. Sa ating blender, maglalagay tayo ng 3 saging. Pwede kang gumamit ng lakatan or kahit anong klase ng saging. Ayan. And then, gagamitin ko yung cover niya as measuring cup. Nagulat ako dito kasi yung ibang cover, parang wala lang. Cover lang siya. Pero ito, meron siyang measurements. Pwede mo siyang gamitin as measuring cups. So, maglalagay ako dito ng 60 ml ng oatmeal. Ayan. Depende din sa inyo kung gaano kadami, pero for reference, gagamitin ko yung takip pang takal. So, ihahalo ko lang siya sa ating bananas. And then, maglalagay din ako ng 60 ml ng fresh milk. Pwede kayong gumamit ng kahit anong milk. Pwede yung full cream milk, pwede yung low fat, high fat, soy milk, or even almond milk pwede dito. Yan, i-mix lang natin and then i-blend na natin yung ating mga sangkap until smooth na yung ating mixture. So as you can see, it took only 30 seconds para mas smoothen or ma-blend ng maayos lahat ng mga sangkap na yan. And then, pag na-smoothen na lahat ng ating mga sangkap, mag-a-add ako dito ng ice. Hindi na po ako naglagay ng sugar dahil matamis na po yung bananas natin. Pero nasa sa inyo kung gusto nyong dagdagan pa yung tamis. Magdadagdag ako ng 1 cup ng ice. And then, we-blend lang natin ulit yung ating mga sangkap hanggang sa matunaw yung ating ice at maging smoothie na yung ating mixture. Again, nasa sa inyo kung dadagdagan nyo siya ng sugar, pwedeng maglagay kayo ng honey or maple syrup or kahit anong pampatamis na preferred ninyo. Nasa sa inyo na yan. Pero yung sangkap natin na ito, sakto lang yung tamis niya dahil sa ating mga bananas. And then, ito transfer na natin siya sa ating mga lalagyan at pwede na yung inumin. Pero dahil ma-arte si Kumare, maglalagay ako ng whipping cream sa kanyang taas. Pero optional na ito. Kahit wala nito, masarap na yan at mag-garnish din ako ng banana para mas attractive siya. At ang masasabi ko lang, ang bilis ko lang nagawa yung recipe na ito. Less than 5 minutes lang, tapos na. Dahil maganda yung makina ng Oster at mabilis siyang makakrush ng ice at makablend ng mga recipes. Sa mga magtatanong kung saan ko po nabili yung aking Oster na blender, meron po sila sa Shopee, sa Lazada, meron din sila sa Beauty M&L, meron din sila sa Zalora. Kahit alin dyan, pwede nyong i-check para makabili kayo ng Oster. At alam ko, nasa 20% discount yung kanilang mga items ngayon. Kaya i-check nyo na yan at i-check nyo na rin yung kanilang Facebook page. I-like at i-follow nyo na rin yan para lagi din kayong updated kung meron silang mga sale na items. Minsan nagbabundle din sila. Meron ding free na products. Sana'y nagustuhan nyo ang ating panibagong recipe at kung nagustuhan mo ang video na ito, i-check at i-subscribe mo na rin ang channel ni Teens Homemade Foods dahil gumagawa siya ng maraming recipe na pwede mo rin pagkakitaan at pakinabangan sa araw-araw or merienda lang. Ayan, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!